Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Can you quiet muna lang one more time? Mas maganda ba, Pastor? Ito, oh. Check, check, check. Okay. Let's pray. Our Father in heaven, we ask that you forgive us from our sins. We ask that you send the Holy Spirit this hour as we study your word. I ask especially that you lead me and guide me, Lord, as I speak your word to your children, because I don't know what they need. But you know, Lord, all of them. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Check. Okay, thank you po. Salamat po at na tayo ay napakarami dito sa ating church. Amen. Praise the Lord. Sa usually po ang aking ulang mensahe sa kahit saan church po ako magpunta para magkasiguraduhan tayo na tayo ay pare-pareho ang pinapaniwalaan, nire-review ko po ng mabilis ang ating mga paniniwala. So kahit po ngayon nyo na ako nakita at ngayon ko lang po kayo nakita, ako po ay masaya dahil meron tayong mga pare-pareho tayong pinapaniwalaan. Amen. Ang una po ay ang banal na kasulatan. Lahat po tayo naniniwala sa Biblia. Amen? Amen. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? Amen. Ang salita ng Diyos, napaka ang pinakamakapangyarihan sa buong universe. Kasi po, pag sinabi ng Diyos, let there be light, nagkakaroon ng liwanag. Pag sinabi ng Diyos, let there be plants, lahat ng nilalang ng Diyos, let there be. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang galing. Kung wala dyan, pag sinabi ng Diyos, magkakaroon dyan. Diba? Ganon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Okay, diba? So ang pinakamalakas na power sa buong universe ay ang salita ng Diyos. Amen? Ang Bible, ang pinakamalakas na aklat, pinakamalakas na salita. Yan. So kung tayo ay sa Tagalog, may tinatawag na magsisip-sip. Diba? Kung sinong malakas, doon tayo kakampi. Palakasan. Kung sinong mas malakas, mga kapatid, doon tayo dapat kakampi. Tama? Sino ang pinakamalakas? Ang Diyos. Amen. Okay. Yan ang salita ng Diyos. Old and New Testament. So, pag sinabi ng kaaway, kayo ay magsamba pag Linggo. Pero pag sinabi sa Biblia, kayo ay mangiling pag Sabado. Sinong susundan natin? Biblia. Amen. Pag sinabi ko po sa inyo, huwag niyong sundin ang Diyos. Susundin niyo ba ako? Hindi. Kasi, pag kayo namatay, hindi ko kayo kanyang buhayin. Pero ang Diyos, pag kayo namatay, bubuhayin niya kayo. Kayo niya kayong buhayin. So, kanina kayo kakampi? Sa akin o sa Diyos? Sa Diyos. Siyempre, kasi ang Diyos lang ang kayang mag-resurrect. Alam niyo po may resurrect? Si Jesus Christ namatay. Pero kung kaya niyang buhayin ang kanyang sarili, kayo ba, pag namatay tayo, kaya niyo bang buhayin ang sarili natin? Anong mangyari sa atin pag namatay? At dyan sa kabila. Pumunta tayo dyan sa kabila. Kaya ba nilang buhayin yung sarili nila? Kaya ko po bang buhayin sila? Ang doktor ba kayang buhayin? Ang ATM ko, kaya bang buhayin sila? Hindi. Sino makakabuhay sa kanila? Ang Diyos. Kaya ang loyalty natin ay sa Diyos. Pag ang sabi ng Diyos, ganto. Ang sabi ng gobyerno, ganto. Sinong susundan natin? Kung conflict. Kung hindi conflict, sundan natin pareho. Kung conflict, sundan natin ang Diyos. Ang gobyerno ba kaya tayong buhayin? Hindi. So kanina tayo susunod, pag nag-conflict ang gobyerno at ang Diyos? Ang Diyos. Kasi ang Diyos, kaya tayong buhayin. Simple lang, mga kapatid. No? Kung sinong malakas, doon tayo susunod. Pero mga kapatid, kung sinong sinusundan natin, siya ang ating bossing. Pag sinabihan kayo ni Satanas, tumayo kayo, susunod pa kayo. May masama ba sa pagtayo? Ang masama, yung nag-utos. So, sabi sa Bible, Him who ye follow, ye are servants of. Kung sino ang sinusunod natin, siya ang boss natin. Kaya, dapat malalaman natin kung anong sinasabi ng Diyos para hindi tayo maluloko ng kaaway.
Dahil meron niyang tawag na great controversy. Merong Diyos, alam niyo mga kapatid, saan nagsimula ang kasalanan? Sa Garden of Eden? Sa Garden of Eden o sa langit? Sa langit. Si Satanas, dahil siya ay pogi, maganda, no? Iniisip niyo bang maganda at pogi kayo? Mag-iingat. Dahil yan ang nangyari kay Satanas because of pride and yung mga talents niya. Alam niyo ang pagluloko niya sa mga anghel? Sabi niya po ba naman, kung binilalang tayong perfecto, ayon kay Ellen White, bakit kailangan natin ng utos ng Diyos? Galing, no? Kung nilalang silang perfecto, bakit kailangan ng utos ng Diyos? Kaya naloko niya ang one-third ng angel. So kung ilang percent ng angel ang naloko ni Satanas? One-third. So, alin ang mas maraming anghel? Yung masamang anghel o yung mabuting anghel? Sa bawat isang masamang anghel, ilang mabuting anghel? Dalawa. Kasi one-third lang yung naloko ni Satanas. Pag meron kayong nakita o naramdaman na masamang anghel, tumawag lang kayo sa mabuting anghel, sa Diyos, at magpapadala siya ng dalawa. So sigurado natin, sino ang mananalo sa malaking tunggalian? Ang Diyos o si Satanas? Kanina tayo kakampi? Bakit? Kasi mas malakas ang Diyos, mas marami anghel ang Diyos, at ang Diyos lang ang kayang bumuhay sa atin. Amen? Napakasimple. For by grace, you are saved. Magkano ang kaligtasan? Libre. It is a gift of God. Libre. So kahit wala tayong pera, pwede tayong makarating sa langit. Amen? Amen. Wow, very nice. Okay, naniniwala tayo sa banal na kasulatan. Kaya kailangan natin, paano natin sinasabing naniniwala tayo kung hindi naman natin binabasa? No? Kailangan babasahin natin. O kaya kung hindi natin marunong bumasa, papakinggan natin sa ating cellphone. Alam niyo po ba, pag pinakinggan niyo yung Genesis hanggang Revelation, ano yan, 90 hours, 89 hours. So parang 10 araw lang na 8 hours a day, matatapos natin ang buong Bible. Then masasabi natin kung naniniwala tayo sa Bible. Kasi ang Holy Spirit ang magre-remind sa atin ng lahat ng binanggit ng narinig natin sa Bible. Amen? Kahit na hindi natin maalala minsan, pagkailangan na natin, pag narinig na natin yan, faith cometh by hearing. At sabi raw, the Holy Spirit will remind you of all things. O, di ba? Yan po, ang Biblia. So, mga kapatid, ang kailangan natin basahin, ang pinakamahalagang kailangan basahin na aklat ay ang Biblia. Amen. Okay, so pag wala na tayong ginagawa sa bahay, anong gagawin natin? Babasa. Mas natin ubusin yung nasa Facebook at sa YouTube. Hindi talaga nauubos yun. Pero yung Bible po, 800 pages lang yan. Diba? Yung book sa dentistry at saka sa biology, nakalaki-laki. Pero yung Bible, 800 lang yan. Okay, very nice. Bible po, ang pinakamakapangyarihan. Ano nyo mga kapatid? Sino ba dito ang gusto maging matalino? Okay, ako rin kasi hindi ako matalino. Katulad ng mga klase ko, mas matalino sila. Nakita ko sa Bible. Psalms 119:99. I am better than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Kung gusto nyo maging mas magaling kaysa mga teacher nyo, magbasa kayo ng Bible. Pero pag yung teacher nyo nagbabasa rin ng Bible, mabuti! Para mas magaling pa rin kayo. O, di ba? Kasi mas pagmasinig, di ba kasi lalagpas ka? Kaya po yun ang technique ni Shadrach, Meshach, and Abednego at ni Daniel. Meron parang sikreto mga kapatid. Alam mo sa Bible, merong sikreto. Yun, sikreto para maging matalino, magbasa ng Bible. Malalagpasan nyo yung mga teacher nyo. Ha? Mga estudyante, malalagpasan nyo yung mga teacher nyo. Ah, meron pang isang sikreto sa Daniel, di ba pastor? Anong sikreto ito? Huwag niyang sasabihin sa mga kapitbahay niyo. Kasi, secret ito ng Bible. Ang kinakain ni Shadrach, Meshach, Abednego at ni Daniel ay, huwag niyo sabihin kasi baka maubos yung mga gulay sa palengke. Dapat mauuna tayo magubos. Tapos, kung di sila naniniwala, hayaan siya na kumain ng pagkain ni Nebuchadnezzar. Pero ang pagkain ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, kung gusto niyo magyong 10 times, kung ano niya ibig sabihin ng 10 times, kung 100 pesos yung katalinuhan nyo,
maging kayo 1,000 times nakatalino. Kasi 10 times, you know, 100 times 10, 1,000. Secret ito mga kapatid, huwag niyong sasabihin. Sa atin lang ito, yung mga mahilig lang sa Bible, ang kinakain ng 10 times, kung gusto yung 10 times ang lakas, ako nag-bike lang ako galing sa AUP kasi nakalimutan ko magkarga ng gasolina kahapon. Nabasa ko dun sa guidelines, Pastor Adventist.org, ang gasolina pala sa sasakyan, dapat Friday. Eh, hindi man ako mabubuhay ng gasolinahan, pero ang salita ng Diyos, bubuhayin ako. So, nag-bike na lang ako. Buti na lang pagdating ko dito, wala pang tao sa church. Alam niyo, okay, so ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Okay, ang sikreto ni Shadrach, Meshach, Abednego at ni Daniel para sila ay 10 times ay gulay, nuts, fruits. Yung nuts, mahal kasi yung ano, di ba mahal yung nuts? Pero may nuts na mura yung peanuts. Nuts, grains, ano yung grains? Kanin. Fruits, ano yung fruits? Merong fruits na mahal, meron din fruits na nandiyan na sa puno. And vegetables, merong vegetables na mahal, pero meron din kinukuha lang natin dyan. Di ba mga kapatid? Meron din kinukuha dyan kung sa kabila, di ba? Kaya sabi ko, secret. Kasi pag nauna yung kapitbahay yung kumuha, hindi na tayo makakalibre. Di ba? Marahal ba ang kumain ng gulay? Hindi. Titingin lang kayo dyan sa ano. Okay. Siyempre, sabi kanina dun sa ating lesson, yung nagnanakaw daw ng malunggay, hindi na magnanakaw. Magtatanim na ng sariling malunggay para mas marami ang makakapagnakaw ng malunggay nila. Okay. Makakapamigay sila sa nangangailangan. Di ba, Pastor? Nakakita ko kanina. Magbibigay sa nangangailangan. Yan. Kaya napakaganda. Yun ang secret, mga kapatid, ha? Kung gusto niyo ang anak niyo maging 10 times, kasi katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel, sa Daniel 1 and 2, ano yun kakainin natin? Roots, nuts, vegetables. Secret lang yan, ha? Yung kumakain, sabi ni Ellen White, yung kumakain ng flesh, alam niya ang ibig sabihin ng flesh, karne, na lumalabog daw ang utak niyan, pero huwag niyong sabihin. Kasi, tayo dapat yung mauna dun. Kaya niya sila kumain ng ano, kasi nakakalabo na ang utak yun. Buti pa, gumastos ka na nga, lumabo pa yung utak mo. Later, mag-stroke ka, ma-high blood, at kinukuyot ko lahat yung mga sakit, ang mamahal pala magkasakit. So, pagkakain kayo ng ano, kung isama nyo sa cost nyo yung sakit, kasi in the future mo sakit. Okay, pero pag malunggay, okay, natumba na lahat, kayo ay nandiyan pa rin. Amen? Yan. Mga secret lang yun natin sa ano, sa Bible. Yan po ay nasa Daniel, okay? So, ang Biblia po ay standard natin. Okay, meron dito itong ating binasa mga kapatid na kailan, bakit nagpatumpatong na ito? Yung ating pong binasa na ito po. Ang sabi po dyan, to the law and to the testimony, if they speak not according. Yung kanina po, ang sabi ng ating kapatid, ayon, yung according. By the way, hanggang pag-start ko ng sermon, alas 12 na. Ang tinatakon ko hanggang ilang oras pa ang, tatlong oras pa ang araw worship niyo dito. O kumain na kayo, kaya kayo na late. Kasi i-adjust nyo na lang yung inyong relo. Di ba 1 hour kayo late, i-adjust nyo na lang para hindi kayo magutom. Okay. Ang sabi po sa Isaiah 8:20, alam niyo po, ang Sabat, from sunset to sunset, hindi pa lang sa atin. Sino yung may-ari ng Sabat? The Sabat of the Lord thy God. Ibig sabihin, ang Diyos ang may-ari ng Sabat. Hindi natin panahon ng Sabat, panahon ng Diyos. Okay. So, ang sabi po dyan, ito ang pinaka-importante daw, may pastor ako narinig. Sabi niya, ito daw ang pinaka-importanting Bible verse. Hindi yung fourth commandment. Hindi yung tenth commandments. Ito daw Isaiah 8:20. Tingnan natin kung bakit. If they speak not according. Okay. Papunta doon ay Dasmariñas. Tama po ba ang aking turo? Papunta doon ay Tagaytay. Yung Ayas ay nandun din. Nandun ang SM Dasmariñas. Halimbawa po sabi ko, after ng sermon, ako ay pupunta ng may church ba sa Roma? Meron, Dasma. Papunta ako sa Dasma G, kunyari. Pero sabi po ni Pastor ay, pagkatapos daw ng si Serwin mag-sermon,
siya daw ay pumunta ng Tagaytay. Ang tanong ko po, yung po pong sabi ni Pastor ay ayon sa sinabi ko? Baliktad po, ano? Pero pag sinabi ko, yun po ay contradiction kasi yung Jasmaji ay pagbaba. Yung isa ay pakyat. Halimbawa po, ang sinabi ko ay, pagkatapos ko ng sermon ay pakay pupunta sa Jasma. Ang sabi po ng aking kaibigan ay, si Sermon ay pupunta sa A. Mali-mali, tapos na pala yun. So yun po ay contradiction, ito ay hindi rin siya ayon. Pero pag sinabi ko po, ako po ay pupunta sa Tagaytay. Tapos, sabi po ng aking kaibigan, si Sermon daw ay pupunta sa Ayas. Ang tanong ko po, yun po ba ay pakontra? Hindi, kasi pareho siya paakyat po, ano? Ang tanong ko po ay, yun po ba ay ayon? Yun po ba ay ayon? Sabi ko Tagaytay, pero sabi niya ay Ayas lang. Hindi ayon, di ba? Kulang kasi. Kulang. So ang ayon, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun yun. Pag sinabi natin kapos, hindi yun ayon. Ganyan po kahigpit ang lahat ng pinapaniwalaan at ginagawa ng Seventh-day Adventist Church. Kailangan ayon. Ayon sa Biblia, kasi ang sabi sa Biblia, kung hindi siya ayon, ay walang liwanag. Walang liwanag. There is no light in them. Ibig sabihin, madilim. So, paano natin sure? Titingnan natin kung ayon sa Biblia. Bakit tayo hindi nag-wisit-wisit sa bibinyag ng sanggol? Sabi ba sa Bible, huwag tayong magbibinyag ng sanggol? Hindi. Dahil hindi siya ayon. Wala kang nakikita sa Bible na bininyagan na sanggol. Kaya hindi natin ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng ayon. Lahat ng ginagawa natin ay ayon. Actually, yung Isaiah 8, yan yung chapter, malalaman natin kung sinong false at saka true ng prophet. Okay. So, yun ang pinakamahalaga mga kapatid. Ngayon, nag-iisip kayo. Talaga bang ayon? Kasi hindi natin nabasa pa yung Bible. Kaya hindi tayo sure. Pero, sa akin pong pag-imbestiga, lahat ng fundamental beliefs, lahat po yan ay ayon. Wala kayong ibang makikitang religious organization na church na lahat ng panit ng nakasulat. Huwag niyong tingnan niyo mga kapitbahay at saka yung mga tao. Ang tinuturo natin officially ay lahat ayon sa Biblia. Amen? Amen. Yung mga disipulo, minsan nag-aaway yan. Minsan iba-iba interpretation. Pero ang official na writings natin, lahat ayon. Di ba? Okay. Very nice. Ano pa po ang isang paraan para malaman ang katotohanan? Ito po, 2 Timothy 3. Pag merong mahirap maintindihan, ano ang solusyon? Basahin lahat. Pastor, nakatabi ko si ano? Si... Sino na yung teacher niya sa Ayas? Kalimutan ko. Sabi niya sa akin, yung taga-BRI, Biblical Research Institute, sabi niya sa akin, Minenfred, there is one more way to know the truth from the Bible, from God's Word. So, what is it, Pastor? Sabi niya, you have to read everything. Basahin mo from Genesis to Revelation. Kung may naisip ka, may nabasa ka, bago ka mag-conclude, basahin mo lahat yung buong Bible. Para makita mo kung kukontra sa ibang verse. Makita mo yung kabuuan ng buong Bible. Bakit? Anong basis ng methodology niya? All scripture. Ito ang 2 Timothy 3:6. Ganun din po sa writings ni Ellen White. Pag meron mahirap maintindihan, basahin natin lahat ng writings ni Ellen White. Ang galing. Ang solusyon sa mahirap maintindihan na verse sa Bible, basahin buong Bible. Ang solusyon sa mahirap maintindihan na passage ni Ellen White, basahin buong Ellen White writings. Bakit parehang solusyon? Kasi pareho ang pinanggalingan. Amen? Pareho ang pinanggalingan. Kaya, paano natin nalalaman na si Ellen White ay totoo? Dahil, binasa natin sa Bible. And lahat ng sinasabi niya ay according to the Bible. Paano natin nalalaman na ang New Testament ay salita ng Diyos? Kasi lahat ng sinasabi sa New Testament ay ayon sa Old Testament. Paano natin malalaman si Moses ay totoo? Kasi sa sinasabi ni Moses, yun din ang sinabi ni Abraham.
Paano natin nalalaman ni si Abraham ay totoo? Kasi yun ang sabi ni Abraham. Yun din ang narinig natin kay Adan. Paano natin nalalaman si Enoch ay totoo? Kasi yung kwento ni Enoch, yun din yung sinabi na ni Adan. Paano natin malalaman si Servin ay nagsasabi ng totoo? Kasi dapat yun din ang sinasabi ng mga unang propeta. Ang mga bagong propeta sa Bible ay hindi kumukontra sa mga lumang propeta. Sabi ni Jesus, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. So mga kapatid, kung tayo may iniisip, kailangan hindi tayo kumontra sa mga sigurado natin. Amen? Hindi tayo pwedeng kumontra sa Bible. Amen? Pag sabi ng Bible ganito, kahit na marami akong PhD at marami akong pera, hindi ko kayang kontrahin. Bakit? Hindi ko kayang buhayin. Di ba ma'am? Wala ako. Who am I? Wala naman akong PhD at maraming pera. Pero kahit na may magsabi na napaka makapangyarihan at officer ng church, pag nagsabi siya ng kontra sa Bible, sa Bible tayo maniniwala. Amen? Okay. Yan lang ang pinaka-importante. Ngayon mga kapatid, meron tinatawag, sige lang, there is something wrong with my computer. Dari naman. Yan. Bakit nagkakapatong-patong ito? Itong Trinity, sabi sa Bible, wala yung word sa Bible. Pero hindi naman problema yung word. Kasi sabi dito sa Bible, go ye therefore, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost. Amen? Mahirap maintindihan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, hindi kasya sa English na dictionary. Ang Diyos, hindi kasya sa Tagalog na dictionary. Ang Diyos, hindi kasya sa Hebrew and Greek na dictionary. Ang Diyos, hindi kasya sa wika ng tao. Therefore, hindi rin kasya ang Diyos sa utak ng tao. Kaya hindi natin maintindihan. Bakit sa Bible, God the Father, God the Son, and the Holy Ghost? Pero sabi, there is one God. Isa, pero tatlo. Okay, hindi kasi natin maintindihan kasi ang Diyos ay mas malaki sa atin. Ayan, God the Father, siya ang nag-create at nagbigay ng lahat ng mga bagay. Jesus Christ ang ating pag-asa. Yung kanina yung kumakanta, si Jesus lang ang ating, di ba? So, si Jesus Christ na naging God the Son who became Jesus Christ. Ayan, siya ang ating example, siya ang ating boss. Amen? Walang ibang pangalan sa buong mundo ang makakapagpatawad sa kasalanan kundi si Jesus Christ. Nung tayo nagkasala, the wages of sin is death. Pag ako namatay, tapos ang ating pastor ay mabait, ay pag ako nagkasala pala, sorry, ang ating pastor ay mabait. So si Servin nagkasala. Pero para hindi si Servin mamatay, si pastor na lang ang mamatay. Kaya lang, kinabukasan, nagkasala ulit ako. Ay yung kanyang anak mabait din. So, sino naman mag-volunteer dahil si Servin, para hindi mamatay si Servin, sino mag-volunteer naman sa kinabukasan, nagkasala ulit ako, nagnakaw ako ng saging. May mamatay naman. So, maubos na yung mga volunteer. Actually, yung mga angel, gusto nila mamatay nung nakita nila nagkasala si Adam and Eve. Kaya lang, maubos din yung angel, ma'am. Si Jesus Christ ay Diyos. Ang Diyos, unlimited. Kaya kahit gano'ng maraming kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay limited. Naintindihan po natin? Amen. Parang ATM. Okay, parang 100 peso. Yung 100 peso, okay. Never mind. Ganyan po. Kaya si Jesus Christ lang ang pwedeng mamatay in our place. Sabi sa Bible, kung maraming kasalanan, grace abounds more. Where sin abounds, grace abounds more. Kung marami tayong nagawang kasalanan, mas marami pa ang kapatawaran kaysa kasalanan. Amen? Sigurado tayo, kahit gano'ng maraming kasalanan natin mga kapatid, kaya tayong patawarin ng Diyos. Though your sins be as scarlet, I will make them as white as snow. Amen? Sinong hindi masaya? Ako masaya ako kasi lahat tayo nakikinabang sa kasalanan, sa kapatawaran. Noon, nagnakaw ako dun sa Jollibee, yung number. Ninanakaw ko. Tapos nagdadrive ako ng sasakyan, pinagmamalaki ko pang ninanakaw ko. Nandun nila sa driving sa windshield. Tapos nakonsensya ako ng banal na espiritu. Mali yung ginagawa mo. So sabi ko, kung ano kayo mabalik na hindi ako mapagalitan. So nilagay ko sa paper bag, ma'am. Tapos bumali ako na si Jollibee. Hihingi ako sa CR.
At least nabalik ko, di ba? Sabi din sa lesson kanina, yung magnanakaw ay binabalik yung kanyang ninakaw. Amen? Yan. Dahil ang Holy Spirit ang nagkukonsyensya sa atin. Yan. Holy Spirit ang sunod. Yan ang nagkukonsyensya sa atin. Yan din ang nagbigay ng scripture, ng Holy Scripture. Yan ang nagtuturo kung marunong kayong magkilili, marunong kayong smile, marunong kayong magluto. Sinong nagturo sa inyo niyan? Ang Holy Spirit. Gift of the Spirit. Yan. Napakaganda. Okay. Si Jesus Christ ang ating boss. Amen? Alam niyo ba, ano yung sabi ng pastor sa akin? Win. How is your relationship with Jesus? Sabi ko, hindi ko ata alam yung answer doon. Kasi narinig ko yung iba. What? Jesus, we have relationship. Pero paano masukat? Paano alam? Diba? Sabi sa ano, it has to be measurable. Parang may checklist na score. So nananalangin ako ng 2 linggo kung anong sasagot sa pastor. Nakita ko sa 1 John 2:3, ma'am. Herein ye know that ye know him. If ye keep his commandments. Aha! Commandments. Gawa ko ng checklist. Ngayon, alam ko na kung kilala ko ang Panginoon. Kung tinutupad ko ang kanyang mga utos. Kung kalahati lang ginagawa ko, kalahati din ang relasyon ko. Pero sabi sa Bible, pag merong isa kang kulang, para ka rin hindi sumunod sa lahat. Okay, so dapat lahat. All His commandments. Amen? Amen. Bakit mahirap bang sumunod? Bumuhayin nga tayo ng Diyos sa huli. Napakadali. His commandments are not grievous. Kasi magaan lang sumunod. Pag hindi tayo sumunod, nasaan yung aking pira dito? Ito, mga kapatid. Kung mahilig kayong kumain ng malalangis at yung mga pinagbabawal ng Biblia, baka ganito lang yung buhay natin. Kwenta lang. O ganito lang. Pero pag mahilig kayong exercise at mahilig puro gulay at saka nuts, fruits, grains, vegetables ang kinakain nyo, sabi sa Bible, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng taba. Taba pala, bawal kainin, sabi sa Bible. At saka mahilig kayong exercise at sumisimba at saka lahat ng nandun sa Bible kinagawa natin. Siguro makakarating tayo dito sa 100 years old. Wow, 1 million na kapatid. Pero, kung tayo magsisisi na ating kasalanan, wala akong 1,000. Kunyari, 1,000 na lang ito. Meron tayong millennium. Alam niyo yung millennium? 1,000. So every time kayo mag-birthday, may pisong nababawas din sa... Sabi sa Bible, kung kayo ay malusog, 70 years. 70 and 10. Yan, 70 years. Kung naka-70 na po kayo, congratulations. Amen. Pag kayo ay napaka-healthy, makakarating kayo ng 100. Pero, kung kahit anong mangyari sa atin, kahit tayo ma-persecute, walang problema. Alam niyo kung bakit? Merong 1,000. Merong 1,000 na millennium. Yung nagsisisi, may bubuhay ng 1,000 years. Yung hindi magsisisi, patay sila ng 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, merong forever. Maliban sa 1,000, meron pang forever. Yung forever, yung kunyari, maraming, dito na, kunyari lang. Ito lang kasi yung pinakamalapit sa forever. Hindi nyo alam ang laman, kaya ano, hindi nyo alam. So, kung meron nagbibigay sa akin ng 100, ako, gumagastos ako ng 100 every day, mali. Kung gumagastos ako ng 20 every day, pero may 100 peso ako, ilang araw ako maubos yung pera? 5 days. Pero pag may nagbibigay sa akin ng 100 every week, at gumagastos ako ng 20 every day, kailan ako maubusan ng pera? Hindi maubos. Yan ang forever. Kaya sabi ng sa Bible, alam niyo kung bakit ang mga disciples, okay lang sa kanila mamatay. To die is gain, to live is gain. Bakit okay lang sa mga martyr mamatay? Bakit okay lang sa mga martyr, si John Huss, si Zwingli, si Martin Luther? Bakit okay lang sa kanila mamatay? Kasi i-refund sila ng Diyos. Ang Diyos, i-refund lahat ng ating gastos. Alam niyo kung bakit bumibili ako ng maraming, at kanina kunipinto nila sa ano, yung nagbabasa ng sa offering, yung mga nanonood daw ng video sa internet, na-inspire ako, nakikinig ako kasi nire-record ko, in-upload ko, baka lang may manood.
At baka lang may makarinig ng salita ng Diyos na binabasa ko. Baka lang. Di ba mga kapatid? So, maganda pa na mag-record kayo. Nire-record ko yung sarili ko kahit na hindi ako makita sa screen. Okay lang yan. Faith cometh by hearing naman yung mahalagayong. Okay, itatago ko na itong mga pera. Baka limutan pa. Yan po. So yan ang demo. Kwekwentahin natin kung saan papunta yung ating buhay. Kwekwentahin natin kung anong magandang gawin sa buhay. Kasi ang buhay ay parang pera. Ngunit, sabi sa Bible, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. So, kahit maubusan tayo ng buhay, no problem. Christians don't die. They just sleep. Di ba? Kasi kikisingin tayo ng Panginoon in the late, in the latter day. Amen. Ang Holy Spirit, pinakakailangan natin. Binibigyan tayo ng gifts. Pag kailangan natin katalunuhan, Holy Spirit ang solusyon. Pag nagkakagulo tayo sa church, Holy Spirit ang solusyon. Lahat ng problema natin, Holy Spirit. Amen. Ang solusyon. Amen? Amen. Paano tayo hindi magbabackslide? Oh. Alam niyo kung sinong nagbabackslide? Sabi ni Jesus mismo. Sabi ni Jesus sa Matthew 13. Bakit may nagbabackslide? Sabi ni Jesus, dito sa Matthew 13, kasi number one, hindi nakakaintindi. Anong solusyon sa hindi nakakaintindi? Ulit-ulitin. Kaya pupunta tayo pag midweek, pag vesper, pag AY, pag Sabbath school, pag AY, divine worship, pag AY, pag sundown, kasi para maintindihan natin, hindi talaga natin nag-gets agad. Kaya paulit-ulit kailangan, sabi sa Bible, you should teach your children God's law when you wake up, when you are walking, when you are eating, when you lie down to sleep, and paulit-ulit, Deuteronomy 6, 7, 8, Deuteronomy 8, paulit-ulit sinasabi ng Diyos para hindi mag-backslide. When anyone hears and does not understand, the evil one snatches away. Okay, so, pero yung mga nakakaintindi, ang sabi po dito ay, they are fruitful. They will, oh, nasa yun. Sabi sa Matthew 13, so ang unang problema ng mga backslide ay hindi nakakaintindi. Ang pangalawa po ay walang ugat. Paano tayo magkakaugat? Ha? Paano tayo magkakaugat sa pananampalataya? Yan daw, yung kung walang ugat, they last only for a short time. Naintindihan nila. Masaya sila. Kaya lang hindi ang ugat. Ngayon, pag dumating ang trouble, kayo, mamasaranin kayo sa trouble. Kasi pagpasok pa lang dito, trouble na. Trouble and persecution. Hindi makatagpo. Mahirap matagpuan lang kahit sa isang tanas niya tayo na makakadarating dito. So, yung sanay sa trouble at persecution, kung marami kayong trouble at marami kayong persecution, practice yan, mga kapatid. Sabi ni Ellen White dun sa kanyang vision na nakita niya may naglalakbay ang mga anak ng Diyos. Pakitid ng pakitid ang daanan papunta dun sa taas. Hinahanap niya yung mga hindi sanay sa problema. Hindi niya matagpuan. Kaya kung marami tayong problema, yan ay practice. Para sa future, dahil sa future mas maraming problema. Amen? Eh, paano kung wala tayong problema, ma'am? Isolve natin yung ano problema ng iba. Diba? Ang daming problema dyan, lumabas lang kayo. Pakinig kayo at mag-solve yung problema ng iba. Practice lang yun. Pag hindi gumana, practice lang naman yun. Mas madaling mag-solve ng problema ng iba. Kasi pag hindi mo na-solve, eh ano ngayon, hindi mo naman problema yun. Problema naman nila yun. Pero pag yung problema ang sinasolve mo, yung sarili, naku, malungkot ka na kasi hindi ka nakapractice. Di ba ma'am? Kaya pag-practice natin yung problema ng iba. At pag na-solve natin yung problema ng iba, masaya tayo. Di ba? Subukan nyo sa birthday nyo, hindi yung papakainin nyo yung mga nagpapakain din sa inyo. Pakainin nyo yung hindi kayang gumante. Masasayahan kayo ng hindi nyo masukat. Kasi hindi sila mga thank you. Hindi rin sila mga ganti. Yung mga natutulog dun sa daan na mga nagtutulak ng kukuha ng basura. Pag binibigyan ko ng tinapay, oh, nandun. Thank you daw. Masaya! Kasi hindi sila makaganti. Sabi sa Bible, pag kayo ay maghanda ng feast, do not invite your friends. But yung mga hindi makaganti ang ating tutulungan. Yan. Ang isa pang problema ng mga nagbabackslide, puro pera ang iniisip. Deceitfulness of wealth choke the word, making it
unfruitful. Miscomputation of benefit, yan, sinasabi ko po sa inyo. Kanina, kampihan natin yung malakas na makapangyarihan. Bakit natin mas gugustuhin ang pera kaysa ang kaligtasan? Kaya ang pera naman ay masusunog din later. Di ba mga kapatid? Huwag kayong problema kung wala tayong bahay na maganda. Masusunog din naman yun. Kaya hindi ako may problema kung ba't ako nakapakabayad. Pastor, okay lang. Kasi yung sakyan, masusunog din yun later. Di ba? Okay lang. Doon na ako magbibagyan ng malaking bahay sa langit. Amen. Sa langit, hindi nababagyo yung bahay. Okay. At saka walang magawa ng lupa doon, etc. Ayan. Kasi kung alam niyo kung gusto ni Jesus magbahay, nagbahay siya nang malaki siya dito, eh wala naman siya diyang bahay. Wala man siyang unan. So bakit ang problemahin natin? Kasi si Abraham, alam niyo kung ba si Abraham nakatira sa tent? Kahit mayaman siya, ang tinitingnan niya sa langit. He was looking to the future. Alam niya ang hula na darating si Jesus Christ. Doon siya nakatingin sa langit na lupa. Amen? Yan. Ano pa pong sabi dito? Sa huling mga panahon, may mga tao na ayaw makinig sa katotohanan. Gusto nila yung mga nakaka-bola lang sa kanila. Di ba? Yung nangbubola lang sa ina sa atin, hindi sinasabi kung anong problema natin. Di ba? May mga preacher na nagsasabi, grace, 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 walang binabanggit na sin. Ang sabi sa Bible, Psalms 19:17, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ano sa Bible ang nakaka-convert? Yung batas ng Diyos. Kaya pala ang daming gustong maging Seventh-day Adventist dahil sa Sabbath keeping. Amen? I-interview namin lahat ng mga gusto nag-Adventist. Bakit kayo nag-Adventist? Ano mensahe ang nakakonvince sa inyo? 80% sa kanilang pastor, sabi nila yung Sabbath. Bakit ganun? Yung pinakamahirap pa, bakit nyo, bakit nung hindi ng Sabbath ang mga Adventist? Eh, abala lang ito. Abala lang ba ang Sabbath? I mean, pwede naman kayo punta sa mall. Bakit kayo nandito? Dahil sabi ng Diyos, isa lang ang reason kung bakit nagkikip ng Christians at Seventh-day Adventist ng Sabbath. Dahil yun ay utos ng Diyos. Utos yun. Remember the Sabbath day to keep it holy. Di ba? Yun lang. Kung hindi inutos ng Diyos, punta na tayo sa SM. Kasi malamig dun. Pero dahil inutos ng Diyos, sa Diyos tayo kampi. Sabi nyo kanina, mas malakas ang Diyos kaysa sa ating comfort. Okay, no problem. Okay, next. Ano pang nandito mga kapatid? Ayan. Yung mga swindlers, sexually immoral, pero walang problema kasi lahat ng kasalanan ay mapapatawad. Ang problema yung ayaw magsisi. Okay. Kung sigurado tayong papatawarin tayo ng ating kasalanan, anong reason ba't hindi tayo magsisi? Walang reason mga kapatid, no? Sigurado, papatawarin. Ay, mga kapatid, pampanalangin. Minsan manalangin tayo ng kotse. Manalangin tayo magkaroon ng bahay. Manalangin tayo ang anak natin makagraduate. Pero matagal. Pero pag nanalangin tayo ng pagsisisi, ang sabi ni Sister Ellen White, yun ang priority na sinasagot ng Diyos. So pag na yung ibang nating panalangin, gusto ko magkaroon ng camera, siguro later pa. Pero pag nanalangin ako, Lord, sorry, nagkamali ako. Yun ang priority. May pamakasalanan ko ngayon, next second, ano ka na, white as snow. Amen? Bakit? Kasi yun ang purpose kung bakit si Jesus Christ namatay sa krus. Yun ang purpose kung bakit may Bible. Yun ang purpose kung bakit may church. Yun ang purpose kung bakit may Adventist school. Dahil sa kaligtasan. Lahat ng nagsisisi ay mapapatawad. Amen? Narinig niyo ba yung kwento ni Moses? Nakapatay siya ng Egyptian sa Egypt. Pero siya ang nagkakarga ng Ten Commandments. Alam niyo? Bakit si Moses naman nagkakarga ng Ten Commandments? Eh, nakapatay yun dati. Ang nakasulat sa Ten Commandments, thou shalt not kill. Huh? Ibig sabihin, kahit na dami nating kasalanan dati, pwede pa rin tayong gamitin para sa kaligtasan ng maraming tao. Amen? No problem. Si Saul, maraming pinapapatay ng Kristiyano. Siya ang, persecutor. Pero nung pinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang, ang dapat gawin, sabi niya, Lord, ano bang kailangan gawin? You have to preach to the Gentiles. Kalahati ng New Testament, si Paul ang sumulat, persecutor. Grabe. So napaka
kung gano'ng karami na ang kalokohan natin dati, no problem. Kaya pa rin tayong gamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng maraming tao. Amen? Amen. Wala daw mga karting sa langit na tamad. Lahat merong convert na dala. Kaya papaturo tayo kay pastor kung paano maghila ng ibang tao. Alam niyo yung aso na pilay at saka butong. Kinuha ng isang tao, pinakain niya. Tapos kinabukasan kinakain niya. Lumakas na yung aso. Isang araw, nawala yung aso. Saan po ito yung aso? Nawala yung aso, lumayas. Bakit lumayas yung aso? Pinakain mo, gumaling na yung kanyang pilay, lumayas. Pagka dalawang araw, bumalik yung aso. May kasamang isa pang aso. Pilay din yung aso. So dalawa na sila. Ganyan ang kaligtasan. Pag tayo ay pinagaling ng Diyos sa kasalanan, hahanap tayo ng ibang aso. Amen. Diba kasi hindi lang natin maubos yung kaligtasan. Ang kaligtasan walang limit. Hindi yan tulad ng pera natin na uubos. Kaya tinitipid natin. Ang kaligtasan hindi na uubos. Kaya dapat lahat ay nang gustong maligtas. Yan. Amen. Okay, balik na tayo dito sa mga kapatid kasi number 5 na tayo. Creation. Kung galing tayo sa unggoy, bakit nandiyan pa yung unggoy? Di ba? Okay, hindi tayo galing sa unggoy. Tayo ay nilalang ng Diyos na perpekto. Amen. Si Adam and Eve daw, 15 feet. Si Eve ay 12 feet. Ako ay malapit na ako mag 6. So, pag nagsama-sama yung mga anak ng Diyos, tayo yung alien ng Diyos. Yung sila talang, kalakang pagdating sa Earth. Nasaan yung mga taga-Earth? Pero, sabi dito sa ano sa Bible, when Jesus comes, in a twinkling of an eye, yung mga hindi nakakakita, makakakita na, di ba? Yung mga hindi nakakakita, yung mga pilay, makakalumdag na sila. Yung mga walang buhok, magkakabuhok. Okay. Pero yung katangkaran natin, siguro, ano, sabi sa Bible, pag kumain tayo ng leaves ng puno, it will be there for the healing of the nations. So, di ba? Talaga nakakagaling ng kalusugan ang, ano, mga dahon. Okay. Nature of man, tayo ay nilalang na perfectong. Ngunit dahil sa kasalanan ni Adam and Eve, tayo ay nahihiling. Alam niyo, parang saging na matutumba. Kailangan tukuran. Kasi matumba na nga. Tayo ay merong sinful tendency. Yan. Ito pong great controversy. Sino mas marami na nga? Sino na nga pong mas marami? Ang masama o ang mabuti? Masama. Depende kung saan. Saan lugar. Pero sa buong universe, tayo lang ang makulit. Tayo lang ang tumikim ng hindi natin dapat tinikman. Tayo lang ang may kasalanan na earth, na world. Lahat ng ibang nilalang ng Diyos ay hindi nagkasala. Di ba? So, mas marami actually ang mabubuti. Ilan mabubuti ang anghel? Times 2 ng masasama. Di ba? So, kung gusto niyong kumampi sa majority, ang majority po ay good. Amen? Tsaka yung mga bad, natural yan na uubos. Parang ganda yan mga kapatid. Parang laptop na binunot nyo sa power. In the day that you sin, you shall surely die. Diba mga kapatid? Pag binunot ko ito, maya-maya patay na yan. Hindi pa siya namatay agad. So, si Adam and Eve, sabi ng Diyos, in the day that you eat thereof, thou shalt surely die. Sabi sa Bible, one day is for 1,000 years. Sa Lord. Kaya tingnan niyo sa Bible, walang nabuhay nang walang past 1,000 years. Kasi in that day, 1,000 years, you shall surely die. Okay, kung maling fruit ang nakain natin, hindi tayo makalampas 1,000. Kung kumakain ng karne after ng flood, mga ano na lang, 120 na lang, 170. Yan. So, ibig sabihin, pag sumuway tayo sa Diyos, automatic ang kamatayan. Ang Diyos is life. Pag tinanggal natin ang connection natin sa Diyos, automatic yan, pamatay na tayo. At sino makakabuhay sa atin? Ang Diyos lang, di ba? Amen. So, yun ang ating summary. Si Jesus Christ ay nabuhay dito sa earth. Amen? Alam natin yan. Yung iba kasi ayaw nilang matanggap. Pero, sabi ng ating kalendaryo, 2023 kailan galing? Sa panahon na nandito si Jesus Christ. Salvation, pag tayo yung nabinyagan, justification. Papatawad ang ating kasalanan, and habang tayo ay natututo,
sanctification. Pagdating ni Jesus, tatanggalin ang ating mga kasalanang mortal na body. Amen? Growing in Christ, ibig sabihin ito mga kapatid, hindi tayo matatakot sa evil spirits. Kasi mas malakas si ang Diyos. Di ba? At sahip pa dito, continuous tayo magbabasa ng Bible. Kasi pag binasa ko yung Genesis, nakalimutan ko na. Nasa Exodus na ako, hindi ko na maalala ko na binasa ko sa Genesis. So dapat tayo, tuloy-tuloy tayo ang pagbabasa natin kasi makikilimutin tayo. Di ba mga kapatid? Ang church, yan. Kaya kung napunta tayo sa church, dahil lahat ng naniniwala sa kay Jesus Christ, kasama sa church. Okay, marami na yata. Malapit ng magkalauna. Okay. Ano pa ba? Ito na lang, yung mga kailangan natin. Ito, mga sa mga bata. Sabi po sa Bible, men, husbands, love your wife. Diba? Amen? Amen. Yung mga babae, magsasabi ng amen. Kasi, and sabi dito, wife, submit. Submit ba yung, submit to your husbands. Diba? So, nasan yung mga lalaking mag-amen? Amen. Amen. Yan ang sabi sa Bible. Pero sabi pa rin dun sa paragraph na yun, submit to one another. Okay, so ang Kristiyanong husband, nagmamahal sa asawa. Ang Kristiyanong babaeng asawa ay nagpapasakop sa lalaking asawa. Pero pareho sila, nagpapasakop sa isa't isa. And pareho sila, nagpapasakop sa Diyos. Amen? Mga anak, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan po. Okay. Si Jesus Christ, ang ating, alam niyo mga kapatid, ito ang pinakamatinding belief sa para sa atin lang ng Seventh-day Adventist Church. Ito. Pag naintindihan niyo at na-explain niyo itong 2,300 days, hindi kayo makakahanap ng iba pang church na makaka-explain ng 1844 at 2,300 days. And makikita niyo ang history ng Adventist Church sa Bible. Hindi, kahit marami kayong marinig na chismis sa church, wala kayong makikita na darating na ng Diyos sa huling panahon na Bride of Christ kung di ang Seventh-day Adventist Church. Naintindihan niyo itong Christ Ministry and Heavenly Sanctuary. Tingnan niyo ang prophecy hanggang pagdating ni Jesus Christ. Wala kayong ibang makikita. Ang galing. Ang Bible ay napakagaling. Amen. Si tayo ay ayan, nag-aabang sa pagdating ni Jesus Christ. Amen? Pagdating ni Jesus, lahat ng sinungalin ay magtatago. Kaya magsisisi na tayo ngayon. Diba mga kapatid? Kailangan natin magsisi para pagdating ni Jesus Christ, hindi tayo magtatago. Makakatingin tayo sa Kanya pagdating niya. Okay. So kahit tayo mamatay, no problem. Kasi bubuhayin tayo and by 1,000 years. Okay. Ang ating favorite na belief ay itong Sabbath. Ito. Saan na yun? Ito, law of God. Okay, last. Number one. Thou shalt have no other gods before me. Number two. Thou shalt not have any graven image or any likeness that is in heaven, that is in earth. Thou shalt not bow down to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the father and the third and fourth generation, but showing mercy to them that love God and keep his commandments. Number? Anong number na tayo? Three. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Tama ko yan? For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Number four. Remember the Sabbath day to keep it holy. Anong sinunod? In it, thou shalt not do any work. In it, thou shalt not do any work. Thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy ox, nor thy stranger that is within thy gate. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and he hallowed it. Number five. Honor thy parents, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land. This is the Lord God giveth thee. Number six. Thou shalt not kill. Pero sabi ni Jesus, but I say unto you, if you say bad words to your neighbor, you are in danger of judgment. Okay, number seven. Thou shalt not steal. Number eight. Thou shalt not commit adultery. Pero sabi ni Jesus, but I say unto you, if a man looks on a woman with lust, he is committing adultery with her in his heart. Sinong nag-commit adultery? Yung tumingin o yung tiningnan? Bakit? May adultery ba na mag-isa ka lang? Oh, kaya niyong mag-adultery mag-isa?
her. Kasama. With her. Pero sa heart pa lang. Wala pang nangyari. Tingin lang. So mga kapatid, pag tayo bumili ng ano, ng damit, ito, huwag kayong magagalit sa akin mga kapatid na babae. Huwag kayong magagalit sa akin kasi sinasabi ko ang katotohanan, binabasa ko lang. Pero sana, okay, magalit kayo sa akin, walang problema. Ganun na matay lahat ng propeta. Pagbibili kayo ng damit mga kapatid, ganito ang ano. Gano'ng makahaba ang damit ng babae na bibilihin yung bago? So huwag kayong kayo magalit pag nalaman yung mali yung nabili nyo last time. Hindi nyo naman alam. Kasi walang nagsabi sa inyo. Pero nagsasabi na ako sa inyo, pagka-sunset, sino mag-chance nyo na bumili ng bagong damit? Sino ayaw ng bagong damit dito? Pakataas ng kamay? Wala. Pag nakakita kayo na mali yung damit nyo, sabihin nyo, Mama, sabi ni Sir Will, sabi ni Ellen White, ganito daw ang damit. Therefore, bibili ako ng damit. Or, kasi sabi ni Ellen White. Di ba? Chance nyo na ito makabili ng bagong damit. Amen? Huwag kayo magalit sa akin. Chance na ito makabili ng bagong damit. Okay, ito daw yung bagong damit, sabi ni Ellen White. Yung una, ito ang reference. Kasi kailangan natin ng reference. Kailangan salita ng Diyos talaga ang sinasabi lang natin. Ito po. Ito yung reference. 3SN277.5. Pag alam nyo yan, alam nyo kung saan kaya paunta. Si Ellen White may tatlong grupo ng babae. Tinatanong kasi siya, ano saan yung pakahabang damit dapat? Sabi niya, may tatlo akong grupong nakita. Yung una, ang hahaba ng damit. Pag naglakad sila, nawawalis yung street. Mali daw yun. Madumi yan. It's not good. It's wrong. Yung pangalawa, okay, hindi na sila nagpapakahirap maghila ng malaking hahabang damit. Pero, sigurado mga ikli, hindi daw abot sa tuhod. Sabi ni Ellen White, yung mababait ay nadi-discourage sa mga nagsusot ng ganun. So, wala na daw kailangan pagdibatihan doon. Pag hindi abot sa tuhod, yun daw ay masyadong maikli. Ayun, hindi nyo naman alam dati, di ba mga kapatid? Sino lang ang sabi sa inyo yan? Ako lang. Sino? Kasi hindi ako natatakot na magalit kayo sa akin. Hindi nyo naman ako kilala. At saka tatakbo lang ako paalis. Basta si pastor na magalala sa akin. So, ito daw yung pangatlo. Yung pangatlo, hanggang saan? Hanggang sa ibabaw ng boots. Yan. Alam nyo na yung picture. Ayun. So, pag pumunta tayo sa ukay-ukay, next Sabbath, bibili kayo, sa Friday, meron na kayong bagong damit. Bakit? Kasi sabi ni Sir Win, sabi ni Ellen White, kailangan natin na dress reform. Amen? Okay. Kasi kung hindi natin ipapakita yan, pag bumili kayo ng damit, mali na naman, sayang lang. Di ba? So, maaga tayong malaman, mas mabuti. Kung hindi nyo natin alam, hindi naman natin problema yan, hindi natin alam. The Lord winks at our mistakes pag hindi natin alam. Amen? But the goodness of God brings us to repentance. Ang galing. Dahil mabait ang Diyos sa atin, gusto natin sumunod. Pag nakita natin ang utos ng Diyos, it converts us. Wow! Amazing! Sabbath. Bakit ba kailangan mangili ng Sabbath? Kasi utos ng Diyos. Yun lang. Pag hindi utos ng Diyos, wala, hindi dahil pagod ako. Ang Diyos ba pagod? Hindi. Hindi naman ako pagod. Pwede pa ako kung saan pumunta. Pero inutos siya ng Diyos, kaya tayo ay bakit tumigil sa Alam niyo si nakakatawa si Nehemiah. Si Nehemiah, yung Lazada at saka yung Shopee. Nehemiah chapter 13. Ginagawa niya yung Jerusalem. Tapos ginawa niya ng gate. Kaya lang yung Shopee at saka yung Lazada sa mga pasok. Bakit may mga Shopee at Lazada, sabi ni Nehemiah? Basahin niyo sa chapter 13. May Shopee na doon at saka may Lazada. Bakit yung Shopee at Lazada pumapasok sa gate pang Sabado? Kakasarado yung gate. Sinarado. Alam niyo si Nehemiah, may mga kasama siyang gwardiya. Mga sundalo ng hari. Hindi yung mga Israelites. Pinasarado niya yung gate. Kaya lang yung Shopee at yung Lazada na doon sa labas ng gate nagdala ng tent. Mura lang ang tent sa Lazada. 500 lang. Nandun sa labas. Sabi sa Nehemiah 13, sabi ni Nehemiah, dumungaw siya. Do not, camp there. If you do that again, I will lay my hands on you. Ano yan? Pinapaalis niya yung mga merchant na hindi Sabbath keeper dun sa labas ng gate ng Jerusalem. Bakit? Kasi sabi ng Bible, thou shalt not do any work.
nasaan sa fourth commandment yung wife? Bakit nandun yung son, daughter, manservant, maidservant, ox? Nasaan yung wife? Alam niyo kung nasaan? Sirit na para mabilis. Nandun sa thou. Thou. Ikaw. Diba? Thou nor thy son. Kasama yung wife yun kasi may son. Diba? Yung thou kasama yung husband at saka yung son. Diba? So walang exempted. Lahat tayo, thou. Okay, lahat tayo thou. Lahat tayo walang exempted sa Sabat. Bakit yung mga ninuno ng yung mga lolo ko hindi nagluluto pag Sabat? Kasi sabi sa Bible, huwag magluto pag Sabat. Kaya lang nakalimutan natin. So, ni-research ko yun, Pastor. Kasi may nagsabi sa akin galing sa Ayas. Hindi dapat tayo nagluluto. Sabi ko, kailangan ko manghanap ng official statement. Kasi theology ito. Manghanap ako ng official statement na sasabi, nagsasabi ng pwede magluto. Problema. Magaling ako mag-Google, computer science ang tinapos ko. Wala akong mahanap. So, kailangan ko mag-change ng position. Kasi ang narinig ko, pwede. Ang nakasulat, bawal. Sino makakabuhay sa akin yung nagsabi sa akin ng ngayon na pang nakasulat sa yung Bible? Kaya ba akong buhayin ng teacher ko? Hindi. Pag namatay ang teacher ko, patakarga ka ng patay. Pero ang Bible, kaya akong buhayin. Sino ang maski ka rin ako susunod? Sa Bible. Tinignan ko sa writings ni Ellen White, baka nagkamali ako ng pagkaintindi. Ganun din ang sabi. Those who do not prepare to cook on the fourth, violate the fourth commandment. Tingnan ko sa Adventist.org, official writings. Those who cook the family's meal should prepare before the sunset. Tapos humanap ako ng pwede. Wala akong makitang nagsusulat na pwede. Ang galing na ang Adventist Church hindi pinapayagan ng Diyos gawa ng official statement na kumukontra sa Bible. Amen? Ang galing. Kaya na, hindi lahat, nakalimutan na natin. Kaya para yung fourth commandment na kusulat, remember, alam ng Diyos, makakalimutan ng mga Pilipino. Pero pag sinasabi ko sa church, may mga lumalapit ng mga lolo, alam niyo, alam namin yan dati. Talaga? Ibig sabihin, tinuro ng mga ano, ng mga missionary dumating dito. Kaya pala nung pumunta ako doon sa Magallanes Church, nagbabasa yung isang matanda doon. Sabi niya, ito, Tagalog na document sa galing sa NPUM. Sabi niya, dapat ang mga pagkain ay handa na. Ayan po. Sabi doon sa Tagalog, document. Hiniram ko yung document. Yan po ay published. 1969 official published document. Wow! So, anong gagawin ko? Sikreto ko yan, masasabihin ko. Ito ang tama eh. So kahit mali tayo lahat, hindi natin alam kung paano yung mapanis yung pagkain natin. Kaya nung sabi nung matatanda, alam mo sir, gumagamit kami ng ano, iba. Sabi nung isang taga-Ukraine, alam niyo kung bakit nagigera sa Ukraine? Lahat ng Adventist doon hindi nagluluto pag Sabado. Kaya si Putin kinuposes ng evil spirit pa. Pati yung mga Adventist sa Ukraine ay magera. Kasi lahat ng Adventist sa Ukraine, may pumuntang Ukrainian sa AUP na gagawa ng mercy. Sir, I was shocked. In the Philippines, all Adventists are cooking on Sabbath. In our country, before we get baptized, we are taught how to do it, how to avoid cooking Sabbath. Aha. So, ang ginagawa ko na lang mga kapatid, nangulikta ako ng mga testimony at inipon ko kasi ang mga anak ng Diyos gustong sumunod. Amen? Yes. Hindi lang nila alam pa paano kasi namapanis yung munggo kasi nilagyan ng kamatis. Diba? Yan. So, kinulikta ko lahat yung mga testimony na narinig ko. Pwede nyo na lang i-type dyan, 7 like sa Google, tips to avoid Sabbath cooking. Tapos yung pangalan ko, kung gusto nyo makita yung pinaka-updated. Yan po. Napakarami example, hindi ko na ma-enumerate lahat at marami pang nagbibigay ng testimony, pero hindi ko na dinadagdag, pareho lang naman. So pag may naiba, dinadagdagad ko yun. Dinadagdag. Yan yung makikirya nila sa Ukraine, Pastor. Lahat ay luto na sinaserve pag Sabado. Okay lang mag-serve, ang hindi okay ay mag... Sabi sa Bible, pwede, sabi ni Ellen White, pwede daw mag-heat ng food. Diba? Sabi ng iba, pwede mag-heat, ba't hindi pwede mag-cook? Kasi sabi ko kasi, mga kapatid, ganito. Baka kasi guluhin kayo ng utak ng mga ibang nagbabasa ng mali. Ayan po. Ito. Pwede daw mag-heat. Kaya lang, ito ang hindi binabasa.
the food prepared the day before. Kaya pala pwede ininitin, kasi kahapon niluto. Kung pwede ka magluto ngayon, hindi mo na kailangan ininitin bago luto eh. Kaya iniinit, kasi kahapon niluto. Ngayon, madali lang kung may ref kayo. Kung wala kayong ref, i-fry nyo lang lahat. Yung fry naman, ilang araw pa yung bago. Huwag nyo lagyan ng kamatis at saka lagyan nyo ng asin. Kasi yung asin nakaka-preserve kung wala kayong ref. Pag mahirap pag-isip magluto, saging na. Di ba? Saging, kamuti, ano pa ba? Tinapay, hindi naman yung napapanis agad. Okay, okay. Mga tips yan kung paano sumunod. Sa mga gustong sumunod. Doon sa gusto, maraming paraan. Sa ayaw, maraming? Okay, pero sino makatuhoy sa atin ang salita ng Diyos? Kaya tayo ang kampi? Sa salita ng Diyos, kasi yun ang makapangyarihan. Amen? Yan. Yan ang pinakamahirap na pagsubok. Ang pinakamahirap na pagsubok ay, ang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon ay Sabat. Ang isa sa mga pinakamahirap ma-overcome ay ang tiyan. Pag naghalo ang tiyan at ang Sabat, Sabat cooking. Pero, nasusol naman ang iba. Kaya, madali lang yun. Huwag lang kayong kumain. Sinubukan ko mga kapatid nag-fasting. Hindi ko sinubukan dahil nabasa ko sa Bible. Sinubukan ko dahil yung mga pinag-drive ko, Pastor. Hindi, nagsubok din. Sinubukan ko isang taon, hindi ako makain ng umaga ng Sabat at saka tanghali. Experiment lang. Walang seryosong theology. Alam niyo nangyari? Lahat ng ministry na tinutulungan ko, lumago. Pastor, ang napakagrabe. Nagpapabinyag ng hundreds pag magpa-revival, daming attendees. Tapos, hindi naman ako theology, katulad ni Pastor. Speaker ako kung saan-saan, every other Sabat, may divine service speaker ako kahit hindi naman schedule. Tapos, nananalangin ako mga church planting, nakatulong ako mag-church planting ng dalawa. So, tinigilan ko yung fasting. Natigil niyo pag-speaker. Siguro once in 3 months na lang. Tinigil din yung church planting ko. Yung mga ministry na tinutulungan ko, nag-away-away na. Therefore, hindi ko ma-explain kung bakit, pero nag-fasting si Jesus, nag-fasting si Moses, nag-fasting si Elijah. Pero sabi ni Ellen White, okay, we are not called to fast 40 days continuously. Diba? Pero kinocompute ko, baka yung tigil na dalawang meals ko, baka naka 40 na. Kaya hindi ko alam, mag-experiment kayo mga kapatid. Pero wag lang idire-diretso ng matagal ha, kasi sabi ni Eric White, baka mabuang kayo. Okay, yan po ang mga experiment. Ano pa bang nandito? Wala na yata, tapos na. Baptism, unity in the body of Christ, remnant and its mission. Lahat ng Seventh-day Adventist ay may assignment galing sa pastor at galing sa Diyos para makapaghanap pa ng ibang gustong maligtas. Amen? Kasi nung unang panahon, yung Pharisees, nagbasa ng Bible, nag-fasting, nag-pray, pero hindi tumutulong sa missionary work. Kaya nung nakakita ng ibang missionary work, nainggit sila. Mas maraming audience, si Jesus. Pero ang remnant church, keep the commandments of God and have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. And they are going to make disciples of all nations. Amen? Lahat tayo may gift. Habang mayroong church, mayroong gifts of the church. Kanino binibigay ang gifts? Sa atin. Para sa kakalabog ng church. Amen? Masaya ba kayo pag may part kayo sa church? Yes. Pag walang part sa church, boring. Pero lahat tayo may part. Di ba? Amen? Okay, let's pray. Our Father in Heaven, thank you Lord for the opportunity to go to your word and to see the hope and the benefit and the profitableness and salvation and all great things that you are planning for us. You only ask that you give us wisdom and understanding to do your work and to find also others who want to be saved. We totally depend on you because we don't know the enemy, we don't know ourselves, we don't know the people who are the people we are supposed to get. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.